Grabe. Ang daming tinamaan po ng bagyo. Bagyong Christine doon sa Luzon, mga idol, lalong-lalo na sa Bicol region. Grabe, nakakaawa yung mga tao doon. Ang daming tinamaan po ng bagyo at baha doon, lalong-lalo na po sa Batangas. Pangasinan. Ayan, tinamaan po 'yan ng bagyo, grabe. Pero pasalamat po tayo, mga idol, no? Sa ganitong sitwasyon, si VP Sara po, mga idol, nag-abot agad ng tulong sa mga taong tinamaan po ng bagyo sa lugar na apektado po ng baha. Talagang nagpaabot agad siya ng tulong doon. Sako-sakong bigas, pagkain, yung unang pangangailangan talaga ng mga tao, yun talaga ang unang binigay ng ating VP Sara. Grabe. Tapos, yan ang laman ng Kongreso ngayon. Puro lang, ano, politika. Ano na lang nangyari? Puro politika lang yung iniisip nila. Hindi nila iniisip ngayon ang nangyari sa ating bansa. Halos nalunod na ang lugar ng Bicol. Grabe. Nalulunod na doon ng baha. Pero yung iba dyan, panay pa rin. Ito pa rin ang inatupag nila. Yung isyo tungkol sa excuse, tungkol sa politiko. Tungkol dito sa mga nangyari noon. Isyo pa rin sa kalaban nila sa politiko. Yun pa rin ang iniisip ng iba. Hindi nila iniisip yung sitwasyon ng ibang lugar ngayon na halos nalunod na. Nalunod na sa baha. Grabe, nakakaawa na po yung sitwasyon po ng Bicol region, mga idol. May nakita pa ako sa video, mga idol, na may nagsisigaw na humihingi po ng tulong. Tapos medyo madilim-dilim na. Grabe. Pasalamat tayo dahil malayo po tayo sa ganong sitwasyon, no? Nakakaawa yung iba. Kaya lang, nandito po kami sa Mindanao, hindi po kami makaabot ng tulong. Ito na lang po yung magagawa namin na sana marami pang politiko na kagaya po ni VP Sara na uunahin po yung unang pangangailangan po ng mga tao, yung pagkain, tubig po. Yun talaga ang unang importanteng gagawin po sana ng mga politiko, eh. Kasi marami pong mga tao talaga doon nagugutom na. Pasalamat lang po tayo dahil yung VP Sara natin may malasakit talaga, may mabuting puso, may pagmamahal po sa taong bayan. Kaya kahit ang daming batiko sa kanya, ang daming mga binabatong isyo tungkol po sa kanya, pero siya po yung unang nag-action po talaga agad. Hindi nagpapahuli sa ganitong sitwasyon. Hindi po iniisip yung sitwasyon ng politiko. Grabe. Talagang saludo ako dito sa ano na to, politiko na tong si VP Sara. Inuuna niya talaga itong ganitong klaseng ano, ganitong klaseng problema. Bahala na yung iba diyan na isyu. Uunahin natin yung mga kababayan nating tinamaan po ng bagyo, tinamaan po ng baha. Kaya sana naman eh magising yung ibang politiko na maawa po kayo sa taong bayan kung saan po kayo namumuno. Ano ba yan? Kung saan po kayo namumuno, ayusin nyo naman po yung lugar ninyo. Maintindihan po natin kung bakit babaha po, pero kung ganito kaklaseng kalaking baha na mangyayari, problema to eh. Napakalaking budget po na binibigay sa inyo ng taong bayan para maayos po yung lugar. Asa na yung flood control na nilabas na budget? Bakit nagkakaganito po yung lugar ninyo? Eh, baluarte pa to ni, ano ha, ni PBBM. Bakit ano nangyari?
Nako, napaka ano nitong sitwasyon na to. Ito mga idol, ha? Ito sinasabi ko lang na bakit ganito po yung nangyayari sa lugar ng Luzon, dito sa Bicol, Batangas, Pangasinan. Ano nangyari diyan sa lugar na yan? Bakit nagkakaroon ng baha na ganyan kalaki? Inapakalaking budget na inilabas diyan para sa flood control na inilabas ng gobyerno. Bakit? Ano nangyari diyan? Nako. Nakakaawa yung mga taong bayan. Huwag muna kayong mamumulitika ngayon. Tumulong muna kayo sa mga taong bayan diyan na nangangailangan. Talagang kailangan nila diyan yung unang-una yung tubig at saka pagkain. Yan ang importante. Dahil ang mga tao diyan nagugutom na. Grabe naman to. Nakakaawa yung sitwasyon ng lugar na yan. Grabe, oh. Makikita ninyo yan sa ano? Sa mga video na inilabas ng mga iba't ibang uploader. Grabe, nakakaawa. Buti. Pasalamat din tayo sa ibang mga politiko na nag-abot agad ng tulong diyan. Lalo-lalo na sa mga lokal diyan na hindi talaga pinabayaan din yung mga mamamayan na tinamaan po ng baha. Yung iba ngayon, yung nasa taas, panailang isyo. Ito, kahit nagkababaan na dyan, ang iniisip pa rin nila, itong isyo sa politika eh. Putang ina nila. Panailan lang iniisip eh. Hindi nila iniisip yung sitwasyon ngayon ng lugar ng Bicol. Ang dami na pong namatay dyan. Grabe. Asa na ba yung mga budget para dito sa bansa natin na para dyan sa flood control? Nawala. Bilyon-bilyon yung inilabas na budget. Pero ang nangyari, bilyon-bilyon yung baha na dumating. Laki-laki. So proud tayo sa mga nasa local po na nakaupo, no, na nag-abot agad ng tulong dyan sa lugar na yan. Pagpatuloy nyo lang po mga idol. Sana ipagdasal natin yung ibang kababayan natin na maging okay lang po yung sitwasyon nila. Nakikiramay din po kami sa mga pamilyang tinamaan po ng bagyo na may mga namatay po na mahal sa buhay. Nakikiramay po kami sa inyo dyan, mga kababayan natin. Sana maging okay na ang lahat at huminto na yung bagyo para naman mawala na yung, munti-unti na yung pagwala ng baha. Grabe, nakakaawa. Ito, grabe. Ito, bumaman dito sa Mindanao pero hindi ganyan. Hindi ganyan ang inabot. Hindi rin ganyan yung sitwasyon na dinaranas ng mga kababayan nating Pilipino. May napahamak man dahil isa o dalawa, pero dyan, ang dami na pong napahamak na mga tao. Ang dami na pong nalulunod. Grabe. So, update lang natin mga idol sa next video natin para makita pa ng iba nating mga kababayan. So, proud ako sa BP Sara natin. Maraming salamat po, BP Sara. Dahil nag-abot po agad kayo ng tulong dyan sa lugar na yan.